alam namin eh, hindi madali yung pinagdadaanan. Mayroon na makaka-business 350 sa isang linggo. Kano yung isang araw mo? Believe din ako kay nanay kasi naibabudget niya daw eh, no? Paano mo naibabudget yung nai? Siyempre, nag-ano na lang kami. Minsan, nagtutuyo na lang kami. Ngayon, ulam-ulam namin. Mm-hmm. Bisa sariling sikap para mabuhay. Para makakain. Kahit laging tuyo ang ulam. Basta makaraos lang kami. May raos ko din itong mga anak ko. May mga business dito tayo? One way. Ay, kuya, kamusta? Kaya may libre kayong bigas. Ano kayo ka-business? Sige po. Sa Lunes po yan. Pila lang kayo dyan sa may labasan. Ah, sige. Tapos, lagyan nyo po ng pangalan yung likod. Okay. Tapos, ingatan nyo po yung stamp. Ah, sige. Salamat po. Meron din doon, no? Bakter. Meron din doon. Eh, apiat mo yan, ngay? May aso. Bakter. Bakter. Masigit po mga business eh. Dito tayo. Ah, dito. Grabe kasigit po yun. Sila na natin po kanina. Ah. Wala akong mix yan. Ito. Tapo! Ay, dumaan na tayo dito kanina. Oo. Ay, nay! Kamusta po? Ay! Dito kayo nakatira. Ay, si nanay. Nabigyan na namin kayo dito, diba? Sa labas kanina. Sino pong kasama nyo dyan? Yung anak ko lang po. Anak mo po. O, ano ba na yung makunan yung bahay niyo po? Ito mga ka-business ang pakita natin. Ayun. Ayan. Ito ay, inumin niyo po yan. Opo. Ano lang yan, nakikigit lang po. Kayo. Nawasa. Tapos ito na yung pinaka-kusin niyo. Ito yung... Chita. Ano ang meron din po yan dyan nakatira. Dito may nakatira po dito. Wala po. Pero kasan po yun? Wala po siya dyan. Nasa trabaho pa ho. Nasa trabaho. Meron din po yan. Wala siyang asawa rin. May dalawa siyang anak. Babae, lalaki. Lalaki po lang nakatira dyan. Maliliit pa rin yung mga anak niya. Yung mga ka-business po. Kasi nakatira. May bubong. Yan, tas yero. Itali lang yun. Itali lang. Opo. Nanay, kumusta kayo? Ha? Tuloy kami? Opo. Pasensya na kayo. Ano yung hanap buhay nyo, Nay? Wala po. Ito lang po. Nagtatahi lang po ako ng notebook. Eh, para sa ano, no? Yung spring, tapos talagyan nyo ng yarn. Magkano po ang upa nyo dito? Wala po. Sa inyo na po ito? Sarili nyo na. Buti naman, may assist kahit paano eh. May sarili na kayo. Masa po ang asawa ninyo? Wala na po. Patay na. Patay na. Apat na taon na. Maglilimang taon na. At parang naiiyak kayo na eh. Hindi kasi. Ay, pasok ako na eh ha. Sige po, pasok kayo. Papakita lang namin yung bahay ninyo. Opo. Ito. Ito kayo natutulog. Opo. Yung anak nyo dito. Yung mga ka-business. Kung titignan mga ka-business, medyo masigip siya, pero maayos po mga ka-business yung bahay nila. Tsaka sarili nila. Tapos ito yung hanap buhay ninyo. Hanap buhay. Paano po ang sistema dito na eh? Ano po, meron po kasi nag-deliver sa amin. Tapos, Lingguhan. Isang box ito, 50 pesos. 50 pesos ang isa? Tatahiin nyo ito lahat? Namin. 50 pesos? Ang isang box. Grabe mga ka-business. Ang hirap magtahiin ito ah. Ano ang sakit sa kamay ito mga ka-business. Kamay, mano-mano. Ang sakit sa kamay talaga. Tapos isang araw. Mahigit sa isang araw po ito bago tumatapos. Ang isang box? Kasi ipapacking pa siya. Ganyan na siya. Ano mga ka-business?
yung mga nakikita ninyo sa bayan, sa mga mall na nakatahina, eto mga ka-business. Ngayon ko lang to nalaman na yung mga pagtatahi pala ng ganito, is mga kagaya ni Nana yung gumagawa. 50 pesos ang isang box. Kung ako tatanungin mga ka-business, maliit po yun. Sa isang box. Tapos sa isang araw, hindi po ito natatapos. Hindi po natatapos sa isang araw. Kayo lang ang nagtatahi o kasama yung anak ninyo? Minsan, tinutulungan ako ng anak ko. Mm-hmm. Pag ano, yan. Ilang taon na po yung anak ninyo? Ano, yung bunso ko, 18. Eh, wala pa. Nag-aaral pa po? Ah, kag-graduate lang siya ng 12. Grade 12. Yung isa? Yung isa, wala pang trabaho, ano pa siya. Standby. Standby pa. Ano na yan siya, nasa 21 na siya. Pero wala pa siyang trabaho. Pero may trabaho siya dati. Construction. Construction. Ngayon na nawalan lang. Opo. Nag-aaral pa po siya? Hindi. Hindi na siya nag-aaral mula nung namatay papa niya. Hindi na siya nag-aaral. So, ito lang talaga pinagkakabalaan niyo rin. Ilang box po ito? Ano lang to? 7. 7 box. Bali, magkano yun? Set. Ano lang? 250 at 350. 350. Ang mga ka-business. Tapos islingguhan lang. Ito lang talaga, hanap mo. Ito lang talaga. Kaso na yung 350 sa isang linggo? Eh, pinagkakaasa ko na lang. Kaya wala eh. Talagang inaano ko na lang, binabudget ko na lang. Tapos tatlo pa kayo, no? Mm-mm. Ang mga ka-business, ano? Hindi na pagkakaasa nyo. 350 sa isang linggo. Ano po yung mga anak nyo? Dumidiskarte din po. Yung ano itong bunso ko, parang mag-a-apply pa lang siya, parang mag-i-interview pa lang siya sa ano, sa minute worker. Passport. Nag-ano na siya, nag-apply siya. Itong aking ano, pinaka-ano ko ngayon, yung binata ko, wala pa kasi tatagulan kasi mapasugan pa. Mm-hmm. Construction lang naman din yung ano, alam niya. Baka pwedeng ano, sabihin niyo sa kanya, may marami namang ibang pwedeng trabaho. Ano, tsaka siguro naman 21 years old. Kasi magkakataon lang yung kaano lang kasi yung trabaho nila eh. Kakatapos lang, tapos arawan lang din. Nanay, napuabutan na namin kayo ng bigas kanina, ay, stop kanina para sa bigas. Sa Lunes na ibabalik po kami. At pinakamaganda po niyan ay mabisita kayo ni Papa, yung ka-business. Kasi si Papa po yung ano, pinaka-pinuno namin. Siya po ang magde-decide at siya rin po ang magbibigay ng karampatang tulong para po sa inyo. Salamat na sa mga informasyon. Ano? Sige po, salamat din. Antay-antay lang tayo, Nay. Tsaka alam namin eh, hindi madali yung pinagdadaanan ninyo. Meron nyo na mga ka-business, 350 sa isang linggo. Kano yung isang araw mo? Kumbaga, kung isipin mo mga ka-business, hindi kakasya yun. 350 sa isang araw, kulang na yung mga ka-business para sa tatlong miyembro ng isang pamilya. Believe din ako kay nanay kasi naibabudget niya daw eh, no? Paano mo naibabudget yun, nai? Siyempre, nag-ano na lang kami. Minsan, nagtutuyo na lang kami. Ngayon, ulam-ulam namin. Mm-hmm. Yun lang. Kasi, ano, pagkasya natin to dahil wala naman tayong ibang hanap buhay kundi ito, eh, yung bunso ko naman, hindi pa naman siya na ano, katatapos lang din niya ng, ano, itong, ng grade 12. Eh, yung panganay ko, kaano lang din siya, kaano lang din yung trabaho nila, katatapos lang din yung gawa. Kaya ngayon, eto na lang ang ano namin, hanap buhay. Naiiyak kayo, Nay. Bakit po kayo umiiyak? Natutuwa lang ako. Na kahit paano mayroong nakabisita sa akin. Asan po ba yung mga kamag-anak ninyo? Ang mga kapatid ko nasa ano nasa Cavite, ganun. Opo. Yun ang mga ano ko lang doon malalayo sila. Malayo na. Pero sila po ba nalalapitan niyo po? Minsan pagka ano, pagka kailangan, naanuhan ko naman sila. Eh, siyempre parparehas din. Kagaya sa, ano, isa kong kapatid, wala rin naman asawa. Kumbaga sila lang din nagdagahan ng buhay din. Hindi rin sila pwede talaga.
Bagay, may mga kanya-kanya na rin silang ano. Oh, meron tindihin silang ano. Kaya, nagtitis na lang ako dito sa ganitong hanapuhay ko. Tagal na po kayo dito, Nay? Opo. Tagal na ako dito. Maliliit pa yung mga anak ko. Wala pa yung bunso ko at saka yung ano. Dito na, dito ko na yan sila na ano. Kasi meron din kasi ako namatay. Namatayan din ako noong December lang. Anak niyo po? Oo. Yung pinaka-panganay ko. Ay, yung pinaka-panganay. Ano po, kung okay lang na eh. Pwede ba malaman kung paano? Ano siya, nagkasakit siya. Nagkasakit siya, pero ayaw niya magpa-doktor. Tapos yung pala, malala na yung sakit niya. Ilan taon na po yun eh? Mahigit ng 20, 27. Siya yung nakakatulong sa akin noon, nung malakas pa siya, nung ano, mula pa siyang sakit. Siya yung tumutulong sa akin noon, siya yung nagtatrabaho. And yun, nagkataon naman nung December, doon siya namatay, December 26. Bigla lang doon. Bigla lang doon siya. Yung panganay ninyo, hindi na sinabi yung sakit niya kasi para hindi na makadagdag ng intindihin. Yun na nga. Kasi sobrang hirap nun mga kabisnes. Bigla na lang siya ganun. Eh malala na nung madala ko na siya sa doktor, malala na pala. Kasi ayaw nga niya magpa-doktor. Sabi niya, wala naman akong sakit na. Sabi niya ganun. Sabi ko, maganda na rin yung ano, yung ipa-doktor, pinapatingnan kita kahit lang sa center. Ayaw niya. Wala talaga akong sakit. Ayaw niya talaga sabihin sa akin. Ayun pala, nung ano na, yun na. Malala na pala. Ano pong sakit niya na? Ano, pneumonia na. Matatlong ano yun eh, tatlong klaseng sakit niya. Kumbaga nagkaroon na ng komplikasyon. Sa lasa baga niya. Kaya, yun. Last year lang po talaga niya. Sadya na naya. Ayun nga, nung last year lang. Eh, kaya ganito na lang, sabi ko. Eh, sabi ko naman nung panganay, yung ano ngayon, yung sinundan doon sa bunso ko, sabi niya, test lang tayo ma, kasi wala pa akong ano ngayon. Sabi ko, okay. Asan lang po sila ngayon? Nandun po sa labas. Okay lang ba, Nay? Patawag natin sila para so, makausap ko. Yun yung pumunta dito na lalaki, yung umano dyan, yun siya yung ano. Sige, Nay. Tawagin ka lang. Para makausap ko rin po mga ka-business kasi mahalagang ano, magkaroon din tayo ng pag-uusap. Lalo na si nanay, sinto lang ang anak buhay niya mga ka-business. Patawag lang natin mga ka-business. Ay mga ka-business, andito na sila. Siya yung ano, bunso. Ito yung bunso ko, ayun yung sinundan niya. Kaya dito ko. Kausapin ko lang kayo. Ilang taon ka na po? Ano po, 18 po. 18? Si kuya, ilang taon ka na po? 21. Ay kay, Nay, di ko pala natatanong yung pangalan ninyo. Normita po. Normita? Opo. Ano pong palayaw ninyo? Normie. Mami Normie. Ilang taon na po kayo? Ano na ako, 56. 56? Konti na lang, senior na. Si ate, anong pinagkakabalaan mo sa buhay? Ganto rin. Ganto rin, tinutulungan mo si mama. Anong... Ayan, anong strand yung natapos mo sa senior high? HF, Home Economics. Home Economics, yun yung mga nagluluto, diba? Si kuya, kuya, basta. Okay lang. Nahihiya ka ba? Hindi, okay lang yan. Si mama mo, sabi niya sa akin, ito ang hanap buhay ni mama. Ikaw ba, nagko-construction ka daw, sabi niya. Kailan nang huli mong construction? Nung nakaraang linggo. Tapos na yung gawa niya. Magkano naman ang kinikita mo doon? 50 lang sa araw. 450 isang araw. Arawan kayo doon. Tapos si ate, ikaw, sabi ni mama mo, mag-a-apply ka daw sa Minute Burger. Nakakamusta naman? Wala pa. Eh, bukod sa Minute Burger, ano pang pinag-applyan mo? Wala pa. Marami naman dito tayo, fast food. Jollibee. Yan. Wala pang requirements. Wala ko pa requirements. Ano bang mga requirements dun? Hindi mo pa alam. Pwede ngayong bakasyon, kaya pa lang ang inaantay mo, si Minute Burger. Si kuya.
Kailangan ko ulit mag-a-apply. Construction. Hindi pa alam. Pag mayroong nag-ano, mag... Re-recommend. Pag may nag... Pag nag-una ulit yung ano niya, foreman. Kung baga kakilala doon. Bukod sa pagko-construction ko yun, ano pang kaya mong gawin? Umayaw, kumanta, ganun. Hindi, ito gusto ko lang, kaya ko kayo pinatawag kasi si mama ninyo umiyak sa akin. Sige na eh, gusto ko sa'yo magkagaling. Gano'n ba kahirap na eh, nung kayo ay nawalan ng katuwang sa paghahanap buhay? Talagang mahirap. Siyempre, nagsasariling sikap para mabuhay. Para makakain, kahit laging tuyo ang ulam, basta makaraos lang kami. May raos ko din itong mga anak ko. Yun ang ano ko, sabi ko, salamat ka ko kahit pa paano, malakas pa rin ako. At naanuhan ko pa itong mga dalawa kong anak na nandito sa akin. Ito, sige, ito, itatanong ko. Kayo ba willing o nasa bukal ba sa puso ninyo na kayo ay tumulong sa inyong nanay sa paghahanap buhay? Kasi ganito aminin naman natin sa hindi na ang buhay talaga ngayon ay mahirap. Kung isusuluhin lang ni nanay ang pagtatagayon sa inyo, hindi na kaya. Kasi 56 na si nanay. Kahit mag-apply siya sa labas, ibang trabaho, itatanggap pa ba? Wala na, di ba? Kasi sa labas, hanggang 40 years old lang. Si nanay, 56 na. Kaya ito, sumasideline si nanay nyo. Magkano ang isang box nito? 50 pesos. Sa isang linggo, 350. Gaano kahirap pagkasyahin yung 350 sa isang linggo? Di ba? Mahirap talagang pagkasyahin yun. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, lalo na si kuya. Kuya, ilan taong ka na kuya? 21. Tumulong kay mama, ano? Para rin sa inyo. Anong natapos mo kuya? Senior high din? Nabutan ko ba senior high? Lumarit lang yan siya ng grade 6. Hindi yan siya nakatapos na, hindi yan siya nakaano ng... Grade 8. Saan ka po nag-aaral? Grade 9. Kuya, bilang tropa mo na rin ako. Itulungan natin si nanay, ano? Kasi para sa kanya. Kumbaga, alam ko naman naging mahirap sa'yo yung pagkawala ng mga papa mo. Ano? Walang ibang maasahan si mama eh. Kayo na lang muna. At yung mga bagay na ibibigay nyo kay mama ninyo, kanti na lang yun sa kanya sa mga pagsasakripisyo niya para sa inyo. Naintindihan mo naman ako yan ha. Kakaintindihan naman tayo, diba te? Tsaka siya na rin nang tumatay yung panganay ngayon. Ikaw ang panganay ngayon kasi si... Ano ba yung panganay niya? Babae, lalaki? Ano po? Lalaki. Lalaki. Well, ikaw na panganay ngayon, kuya. Mahirap talaga eh. Diba? Ito, pagka nabisita kayo ni Papa, sa business, at alam ko naman, may papaabot sa inyong tulong na talagang sigurado ako magbabago yung buhay ninyo. Ano? Basta tuloy-tuloy lang, ano kuya? Okay lang ba sa iyo? Laban lang, di ba? Laban lang talaga. Ba't naiiyak si kuya? Naiiyak ka ata kuya. Maglulis kasi daw. Pero... Basta kapag ka nagkaroon ka ng trabaho, pagbutihin mo ano. Kumbaga kasi sa isang kabataan, yun yung opportunity mo para ibigay yung the best mo, diba? Kasi sabi nga, opportunity knocks once ng mga ka-business. Yung opportunity na yun, makakawalan, saka pagbutihin mo talaga. Saka kapag nagtatrabaho ka, gawin mo inspirasyon si mama mo, saka itong kalagayan ninyo ngayon. Ano? Alright lang tayo. Ano pangalan mo kuya? Leandro. Leandro. Ako pala si Boss Dave. Dave pangalan ko. Nakakuniga business.
Yan na sa Lunes. Sige, dagdagan ko na lang yung stub ninyo. Pasuyo ko ng stub. Nasayin nyo ba? Bigyan nyo. Mga ka-business, dagdagan natin yung stub nila. Kasi di madali. Kalagayan nila. Dalawa. Ito ate. Stub ha. Ito sa Lunes. Maraming salamat talaga. Kuya. Bigi-isa na lang. Bigi-isa kayo ha. Sa Lunes may ano yan, libreng bigas, tapos may kasama na rin mga grocery. Lahat yan sila pinamigyan ng bigas. Para sa Lunes. Punta na lang kayo dyan sa ano ha. Tapos pakikilala ko kayo kay Papa. Sasabihin ko, meron tayong isang ka-business dito na nanay na wala ng asawa. 56 years old na. Ano nai ha? Laban lang. Huwag na po kayo umiyak. Laban lang talaga. Na kayo umiyak ha? Laban lang. Ate, tuloy-tuloy lang sa pag-a-apply. Ayan. Pumupayaan si Mama mo. Pabalik kami dito nai ha? Sige po, salamat po. Salamat ng marami sa inyo. Ay mga ka-business, tuloy na po kami. At magdidilim na rin po kasi. Ito si ate, oh. Ate, kapakikilala kita. Oh, Batista Det po for the reels. Nagre-reels daw siya mga ka-business. Yes po, at saka nagbibideo din ng for the foods po. Foods. Ito si ate. Bigla na lang siya pumunta dito. Mm-hmm. Gusto daw niya mag-reels. Tapos kakilala na si nanay. Hindi. Ano to, hindi ko naman po siya in-upload kasi kaibigan po namin. Pero yung tulong, hindi po namin in-upload. Tinutulungan kasi, daw po nila si yes nanay. Yes po. Totoo ito, yun. Nay, hindi naman po namin expect na may nagsabi po sa amin na may pumunta dito ng vlogger. Nakichismis Martes, nakisawso na rin po. Nay, salamat sa tulong ninyo sa kanila. Ha? Okay po. Thank you po. Thank you rin po. Tapos, ano ko rin sa reels ko. Oh, sige. For the business. Salamat, salamat po, salamat. Nay, mabalik kami sa Lunes. Salamat. For the business po. Mamaya. Ka-business yan, ka-business. Mamaya or for the bukas po. Naka-release po yan. Sige. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Mga ka-business, tuloy na po kami. Kete. Salamat po. Wala pa yung bahay ko. Wala pa yung bahay nyo. Hindi, bigyan mo ng stop to si nanay. Hindi. Stop natin. May isa ka na ba, ate? Sir, kanil po ba? Sana po yun. Ayan. Ka-business at saka kagpapa din. Hindi, sa'yo yun. Sige, okay lang. Souvenir. Ista pa pala. Salamat. Okay. Lunes yan na. Salamat po. Lunes po. Salamat. Ay, malaking bagay yun. Para sa akin. Para sa akin yun. Ngayon mga business, ang dami nilang magkakilala dun. Kumbaga, kilala talaga nila si Ate Normie. At yung kumari nila. Sila din ang nagbibigay ng tulong. Kaya ayun si ate, papasalamat sa atin. Maraming pasasalamat po sa amin. Ayan, di tumitigil eh. Kasi follow nun siya. Good sa follow kasi yung naman tayo po si Ados. Hindi, yung mga business, patunay lang yan na talaga sila nanay. Pinakita ng Panginoong Diyos sa atin para mapabutan natin ang tulong. So mga ka-business, ipaubos lang natin itong stop. Tapos balik na tayo sa sasakyan. Tapos mga ate si ka-business. Ano? Boss, meron ko boss. Ito, boss, bigyan natin. Libreng bigas yan, boss. Yan, si ate. Sige, bigyan natin sila. Parang nakalukos sa palos niya, ka-business. Si ate, sige. Sige, Edith. Meron pa? Okay lang, wala sa palos. Ay, meron po sila. Bagyan niyo lang sila. Sinanay. Ito, Eva, dito. Eva, ito na'y sa Lunes.
si Papa ang pupunta dito. Pupunta nila kayo isa-isa. Yung mga tutulong, lalo na si Ate Mami. Magpakilala kayo kay Papa. Saka sasabihin ko na lang kay Papa, kay Papa Business. Ano, para mapaabot na kayo ng tulong. Isang taon na talaga siya mga trabaho. Sige, Nay. Naiintindihan namin kayo. Ha? Sa Lunes, Nay. Pumila rin po kayo, tapos magpakilala po kayo. Ingatan niyo po yung stab, ha? Ingatan niyo po yung stab. Lunes po yan, Lunes. Okay, sulatan mo po. Salamat po. Sige, salamat po, ka-business. Welcome po. Okay na ba tayo? Sa Monday po. Sana lang. Tara tayo. Tara. Ito si Nanay, bigyan ko nga to. Nay, grumpy ka. Wala ka. Hello, ito. Mga ka-business, tapos na yung stab natin. Abang-abang na tayo sa Lunes, mga ka-business, kung ano maiging ganap. Ay, masarap sa puso kasi may mga nakikilala tayong mga bagong tao na dapat tulungan. Alright, ka-business, it's your turn. Nabigyan ko na sila lahat. Mission complete na ako. Pero sa Lunes, baka sumama pa ako kay Papa para may pakita ko si Ate Normie. Alright. Alright. Okay, abangan natin sila Papa Dins.